isa po sa mga pangunahing gamit natin sa pagluluto maliban sa kahoy ay ang tinatawag nating liquefied petroleum gas o mas kilala natin sa tawag na LPG. Dahil po marami ang nagtatanong sa inyo, totoo bang pumuputok itong tangke ng LPG? Sasagutin natin mamaya yan. Pangalawa, paano nga kung nagkaroon ng ganong sunog o nagkaroon ng ganong apoy sa kalagitnaan ng inyong pagluluto? Ano ang gagawin mo? Ngayon po, isi-share ko sa inyo ang ilang safety measures sa paggamit po natin ng liquefied petroleum gas. Una po, kailangan itong ating tangke ng LPG dapat naka-store sa isang dry at well-ventilated na place. Hindi po ito basta-basta pumuputok itong tangke natin. Ngunit, pagka malapit po ito sa mga bagay na naglilikha ng apoy, katulad ng mga posporo, kandila, sigarilyo, at saka yung mga saksakan natin, nakakatulong po yun sa pagliyab at pagputok nitong tangke. Pangalawa, regular po tayo na magpalit nitong hose natin. Kasi once po na dumaan itong LPG natin, dito sa tube natin, nagpapa-deteriorate po ito. Humihina po itong hose natin. Kaya napapansin niyo po, nagiging brittle po ito. Lalo pa at natatalsikan siya ng mantika kapag nagluluto. So pag napansin niyo na po ito na merong mga cracks, ganyan, kailangan niyo na itong palitan. Pangatlo, i-check natin yung leak. Paano ba mag-check ng leak? Kumuha po kayo ng yan, sponge. Medyo madumi pa yung sponge ko. Kumuha kayo ng sponge, tubig na ano, na may sabon. Tapos pahiran niyo lang ito. Pahiran niyo lang itong inyong hose. Yan. Tapos pag may mga nakita kayo na mga bubbles, may mga bula, yun po yung site ng leakage ng inyong hose. Pang-apat po, kung sakaling sa kalagitnaan ng inyong pagluluto, biglang umapoy, okay? O kaya biglang lumiyab po itong dito sa merong sa inyong tubo, ang gagawin nyo lang kung malapit kayo dito sa tangke, isasara nyo lang po itong valve ng inyong LPG. Ipapakita ko po sa inyo kung paano. Halimbawa po, ito. Halimbawa umaapoy at malapit kayo sa tangke. Ang gagawin nyo lang, turn off nyo lang yung valve. Hanggang sa mawala po yung apoy. Ngayon naman po, dun sa panglima, ito pong ating LPG, pag binuksan ko po ito, pag inopen ko po ito, ito po yung, yan, nakikita ba? Yan, transparent po itong ano, itong LPG natin, at saka malamig po ito. Ito pong liquefied petroleum gas kasi ay odorless. Kaya nag-add sila ng odoring agent na tinatawag na ethyl mercaptan. Ito po yung naaamoy natin na masangsang kapag inopen natin yung LPG. Dun sa panglima po, halimbawa, malayo ka dun sa tangke at ang hawak mo ay yung hose. Pag nagliyab yun, yung transparent po na part, which is yun yung LPG natin, yun lang po ang tatakpan ninyo, tsaka nyo isasara yung valve. Ipapakita ko po sa inyo. Naka-on na? Ito na po yung sinasabi kong panghuli. Kung malayo kayo dito sa tangke ng gasol at ito ang hawak ninyo, tatakpan nyo lang yung dulo ng apoy dun sa may transparent na part. Promise, hindi po yun mainit. Tapos tsaka nyo po i-close itong valve ng tangke. Baho ko na. Pwede nang maligo. Kaya lagi nyo pong tatandahan, matuto ka, sunog, iwasan na.